Hello guys, ayan, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Kung saan man panik kayo ng mundo ngayon. Sana ay okay lahat. Ayan. At ako guys, ngayon ay naglalakad. Usually, hindi ko kasama ngayon ang aking aso na si Papi. Naglalakad-lakad tayo ngayon. Imbis na kasama ko yung aso na maglakad, ay mag-isa na lang ako. At kailanman, ay hindi ko na makakasama yung aking aso guys. Kasi kung natatandaan nyo, kailan ba yun yung last na vlog ko, nakasama ko pa siya. Sabi ko nga, siguro 2 weeks na. 2 weeks nang nakakalipas o 1 week pa lang. Diba sinasabi ko sa inyo doon na siya ay may sakit, na parang nananamlay. Pero yung araw na yun pala, yung time na yun na sinabi ko na may sakit siya, na-vlog ko siya ay serious na pala. Yung nararamdaman ng aking aso. Kaya, ito. Nalulungkot siya nangyari sa aking aso. Pwede nga lang, diba, yung kunin na yung, kasi kapag kaaso, hindi niya alam, hindi niya nasasabi yung kanyang nararamdaman eh. Parang yung sanggol ng baby lang. Mga baby natin, diba? Hindi nila nasasabi kung ano yung nararamdaman. Kundi nakikita lang natin sila na may nararamdaman sila. Kaya, ayun guys. Ang bilis lang ng pangyayari. Nangyari sa aking aso. Sapagkat nung una, sabi ko sa aking mga amo, may nakikita na ako sa kanya noon. Yung bago pa lang na pagpasok ng winter noon, siguro mga yung medyo maglamig-lamig na siya. October, mga ganon, October or November. Nakita ko na yung aso ko eh, ano siya, napakalakas niyang uminom ng tubig na hindi naman niya ginagawa yung ganun. Umiinom siya ng tubig noon, pero yung ano lang, yung pagka nauhaw lang. Basta nung pagpasok nung ano, nung taglamig na, lumalamig na, ayun na nga, inom siya ng inom ng tubig. Siyempre, hindi naman namin, ano, hindi, pero napapansin ko na yon. Tapos pagkatapos nun, hinihintapos si ano ah, kahit na ganun na umiinom siya ng tubig, malakas pa din siyang kumain. Malakas siya pa din kumain. Kung October or November ko siya na napansin noon, di namin na alam na siguro yun na yung time na may nararamdaman na talaga siya. Ayun na nga. January ngayon, di ba? January 21, 22. Ayun na. Unti-unti, siguro mga 2 linggo ang nakakalipas. Nagbabago yung kanyang ano, nagbabago yung kanyang tawag doon, yung kanyang katawan. Nagiging matamlay siya, mahina kung kumilos. Tapos, hindi siya nagkakain. Mga 2 linggo, 2 linggo na nakalipas. Ang bilis lang. Tapos, ano, yung 2 linggo na yon, mga 1 linggo, siguro, kailan ba nila, ano, mga, ano yun eh. Parang, Monday ata nila pinunta sa ospital kung hindi ako nagkakamali. At ayun na nga, pina-check up nila yung aso. Pabalik-balik pa sila, mga nakadalawang beses sila na dahil sabi nung, dahil ayaw naman nilang ipaiwan kasi yung aso dun sa clinic, mga dun
sa mga ospital ng mga aso. Ayaw pa iwan ng mga amo ko. Yun, pabalik-balik sila halos araw-araw. Siguro mga dalawa o tatlong beses silang nagpabalik-balik doon. Basta araw-araw. Tapos yung pagbalik-balik nilang ganun, basta nakikita na namin na hindi siya kumakain. Tapos inom pa rin siya ng inom ng tubig. Pero inom pa rin siya ng inom ng tubig. Tapos ayun nga, tinetest ng mga doktor kung ano yung sakit ng aso. Tapos, mga Tuesday yon, mga Tuesday nito, sinabi nung doktor na mayroong liver cancer yung aso namin. O di syempre, nalungkot kami lahat. Yung amo ko, umiyak na, pati ako. Nalungkot kami, talagang iniyakan namin yung pagkalaman namin na ganun. Kasi hindi naman namin alam na ganun na pala kaseryoso yung nararamdaman ng aming aso. Tapos, ayun na nga, kinabukasan pa kasi mayroong follow-up check-up pa. Nalaman namin yun ng kinagabihan. Tapos, may follow-up check-up pa. Ano siya, kinabukasan. Sinabi na ng doktor na may diabetes pa. So, ibig sabihin, komplikasyon na. Pero ang bilis lang, hindi mo kakikitaan yung ang bilis lang ng pangyayari. Siguro nga dahil sa cancer siya, diba, hindi namin nalaman agad. Kasi yung pag-inom-inom niya ng tubig, yun lang naman yung napansin ko noon, yung pag-inom niya ng tubig, tapos yung mga pupo niya, basta yung sign ng sa may, kasi nagbasa din ako, na may liver cancer sa mga dogs na nasa aso ko lahat ang mga sign na yon. Eh hindi naman namin alam na yun na pala yung kanyang sakit. Kaya ayun. Ang nangyari, kabilis lang ng pangyayari talaga. Hindi namin sukat akalain na bigla kami lahat. Yung pagpansin pala na ganun. Na pala yun? Di ba nga, sabi nga nila, yung cancer, hindi mo malalaman agad. Dahil walang sinyalis na malalaman mo siya agad. Yun. At ayun na nga. Ganun nga ang nangyari. Wednesday, ayun. Sinabi na, nakatanggap na kami ng kinabukasan ng umaga. Nakatanggap na kami ng tawag mula sa doktor na wala na nga yung aming aso. Wednesday, so ano pala ngayon, Huwebes, Biyernes. Biyernes. Sabado, tatlong araw na na wala siya. Eh hanggang ngayon, kaya kanina ngang umaga nagwawalis ako. Kasi kada nagwawalis ako, kasama ko 'yan na nasa baba. Habang hindi ako natatapos, kasama ko siya, nakaupo lang siya doon. Hinihintay niya ako kasi nga pagbaba ko dapat kasama ko siya para maglakad ng aso bago ko gawin yung yung pagwawalis. Kanina nga guys, para akong timang. Yak talaga ako kasi nakikita ko yung kung saan siya na nakaupo, naghahantay sa akin bago matapos sa pagwawalis. Yak-iyak talaga ako guys. At alam nyo ba na napaka
alam nyo ba na ang aking aso na si Papi ay may natutunan ako sa kanya, guys. Sa totoo lang, pagpunta ko rito, sa totoo lang hindi ako talaga mahilig sa aso. Gusto ko yung aso, oo, pero yung mag-alaga, hindi mo ako mapapag-alaga ba na mag-alaga ng aso. Meron din kaming alaga noon, pero hindi yung ganun ka-contact sa mga aso. Kaya, ganun. natutunan ko sa kanya yung ano, yung natuto ba ako na mag-care, mag-alaga sa mga animals. Kaya lahat na ngayon ng mga hayop, yung mga pusa, alam mo yon, yung parang meron na akong ano, meron na silang pitak dito sa puso ko na dahil kay Papi, natuto akong magmahal sa mga hayop. Ganun siguro guys, kasi nga kapag ka nakasama mo yung mga hayop, mapapamahal ka talaga sa kanya. Bato na lang yung puso mo kapag ka hindi ka mapapamahal sa kanila. Ayun, kaya natuto ako. Marami akong natutunan kay Papi na mag-care sa mga hayop pa.